ating Panginoong Hesukristo. Ang mga ebanghelista na si Marcos, Lucas, Matthew at Juan ay binigyang diin ang kahalagahan ng mga pangyayari sa Kalbaryo dahil mas mahaba ang kanilang pagsasalaysay sa pagpapakasakit at pagkamatay ng Panginoong Hesukristo kaysa pagkukwento nila ng kanyang pagsilang at muling pagkabuhay. Of all those thousands crucified in the time of Jesus Christ, only His crucifixion is remembered up to now. Why? Because someone from above, innocent, undefiled, and divine, gave up His life for us. His sacrifice on the cross was the ultimate and supreme self-giving. Because He said, "No greater love than this, than to lay down your life for your friends." And Saint Paul said, "God made Him sin who knew no sin, so that we might become the righteousness of God." Sa gitna ng ating pagdadalamhati at pagsama sa pagpapakasakit ng Panginoong Hesukristo, kalakip nito ang pag-asa ng pagtutubos at muling pagkabuhay. God did not abolish the fact of evil. He transformed it. He did not stop the crucifixion. His Son rose from the dead. Let me end with a quote from Pope Francis. And he said, "Easter is the victory of love over all evil, a victory that does not bypass suffering and death, opening a path in the abyss, transforming evil." The theme of this year's synod is about the very nature of the Church, as our Holy Father Pope Francis invited the Catholic Church to embark on a journey where people will walk together about their concerns, hopes, dreams, aspirations, and even frustrations about the Church through listening, sharing, and discernment, rooted in the Holy Spirit. As the entire people of God walks together, may the Church deepen its understanding of her mission so that we may continue to fulfill our call to evangelize the world. We are also hopeful that through the process of listening, sharing, and discernment will help us to live in communion, to achieve participation and renewal, and to open ourselves in mission. Just like what synod means, a journey of discernment where people are called to pray and to reflect, in Jesus Christ's seven last words uttered on the cross, His ultimate expression of love for us and for the Church, this afternoon we are also invited to listen, reflect on, and pray. As six ordained priests of the Society of the Divine Word, or SVD, and a diocesan priest will help us in our journey as one family in Christ and of Christ. Like any member of a family that has stories to tell, different individuals will share their inspiring life experiences.
They will relate their personal situations, recounting how our Lord Jesus Christ has touched their lives. They will proclaim the great manifestation of God's love seen from his death and resurrection, and finally, to highlight the importance of the family in today's society, seven selected families will lead the prayers corresponding to the seven last words. A man had two sons, and the younger son said to his father, "Father, give me the share of your estate that should come to me." So the father divided the property between them. After a few days, the younger son collected all his belongings and set off to a distant country, where he squandered his inheritance on a life of dissipation. When he had freely spent everything, a severe famine struck that country, and he found himself in dire need. So he hired himself out to one of the local citizens, who sent him to his farm to tend the swine. And he longed to eat his fill of the pods on which the swine fed, but nobody gave him any. Coming to his senses, he thought, "How many of my father's hard workers have more than enough food to eat? But here am I, dying from hunger. I shall get up and return to my father, and I shall say to him, 'Father, I have sinned against heaven and against you. I no longer deserve to be called your son.'" Almighty God, our Father, bless this wonderful nation. Protect us from physical and spiritual war, from fear and confusion, from separation and division. Be present to our leaders. Give them wisdom and courage, affection and compassion, as they ponder decisions affecting peace of its people. Make us more deeply aware of our beginnings, remembering not only our rights, but also our duties and responsibilities as citizens. Make this nation the pearl of the Orient Seas, to be a great place again. May all its people know clearly your will, that they may fulfill the call for us in the salvation of this land and the restoring of all things. In the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. The rector of Christ the King Mission Seminary, Reverend Father Glenn Paul Gomez, SVD, is our preacher for the first word, to be followed by our sharer, Sister Maria Shelo Carlos, member of the Couples for Christ South B Sector. The family prayer for the first word will be led by the family of Engineer Albert and Mrs. Freda Hemora. Isa pong mapagpalang pagbati sa inyong lahat. Ito po ang ikalawang araw ng ating pagninilay sa pinagdaanan ng ating Panginoong Kristo. Ating pong pakinggan ang mga huling pananalita ng ating Panginoong Kristo nung siya ay nakabayubay sa krus. At ano ang kanyang unang nabanggit? "Father, forgive them, for they do not know what they are doing." Bakit ito ang unang nabanggit na mga pananalita ng ating Panginoong Kristo nung siya'y naghihirap, nakabayubay sa krus? Ang tanong, ano ang gagawin natin sa mga taong nagkakamali, nagkakasala? Ngayon po, dito sa Pilipinas, yung mga tinatawag na parang
manhid sa mga pagkakamali at pagkakasala, karamihan ngayon ng Pilipino, pwede nating sabihin dalawa ang pwedeng puntahan. Yung pinupuntahan ngayon, sino? Pumupunta kay Idol, Senador Rafi Tulpo. Bakit? Aksyon kasi agad si Idol. Wanted sa radyo. At pinapanood po ng inyong abang lingkod. Kaya makikita doon yung mga taong nakagawa ng pagkakamali. On the spot, binibigyan ni Senador Rafi Tulpo ng solusyon. Kaya nagbabago ang tao. At yung mga nagkakamali talaga, binibigyan pa rin para magbago. Feel mo? Gets mo? Meron namang isang pwedeng puntahan. Bilang tagasunod ni Jesus, di sino ang dapat nating puntahan? Ang ating Panginoong Jesucristo. Anong gagawin sa mga taong nagkakamali, nagkakasala? Kung ating pong re-reviewin, una, merong ginawang proseso si Jesus sa Matthew 8, verses 15 and following. Ano ang sabi ng ating Panginoong sa mga nagkakamali, nagkakasala? Yung proseso, una, one-on-one. O halimbawa, gusto mong kausapin, yan si Jong. Jong, ay di isa lang, dalawa lang kami. No? Halimbawa, hindi umobra, tatawag pa ako ng kasama, isasama ko na si Father Bell. Pag hindi pa rin, aba, isasama na ang buong simbahan. At ayon kay Kristo, pag hindi pa rin maniwala, aba, ituring mo na siyang pagano, outcast, paraya. Yun ang sabi ng ating Panginoong Kristo. Pero meron siyang dagdag, hindi lamang proseso, at ngayon, sa kanyang mga sinambit, unang sinambit na mga pananalita, ito, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang mga ginagawa. Ang mga pananalitain nito ng ating Panginoong Kristo ay isang panalangin. Kaya pala ang taong nagkakamali, nagkakasala, ano ang dapat puntahan? Puntahan si Jesus at gayahin ang kanyang ginawa. Ang ginawa ng ating Panginoong Kristo ay nagdasal. Bakit dasal ang inuna ni Jesus? Bakit hindi kagad sinabing gantihan niyan, puntahan niyan, ipakulong niyan? Una, alam po ba ninyo ang mga abusado? O sabi na natin, those people who abuse were once, they were also abused. Grabe, ang mga tao pala na nag-a-abuse, biktima rin naman. They were also abused. At ito ang tinatawag natin sa psychology, there are precipitating factors before a person could commit a sin. Ang isang taong pwedeng makagawa ng kasalanan, mayroong pang mga factors. Ano ibig sabihin? Bakit itong isang taong ito ay nakagawa ng karumaldumal? Hindi dahil gusto niyang gawin, malamang may sakit sa utak. Ayun, hindi lang naman sa utak ang sakit. Ang emosyon, mayroon ding sakit. Kaya ang taong nagselos, alam na natin kung saan mararating yan. Oo nga't binigyan tayo ng intellect, ang sinasabi ni Jesus, alam niya na may mga taong nakagawa ng hindi maganda sapagkat sila'y nasaktan din, sila ay biktima din. Ano ang gusto ni Jesus? Bakit niya binanggit, Father, forgive them. For they do not know what they are doing. Ito ang kagandahan ng ating mananakop. Our Savior, our Lord Jesus Christ, wants both the perpetrator and the victim will change for the better. Ang gusto ni Jesus, ang hindi gumagawa ng maganda at ang biktima ay hindi lamang mahilom, kundi magbago. Sapagkat ang gusto ng Ama, ang bawat isa ay makapasok sa kanyang kaharian. At ito rin ang gusto ng ating Panginoong Jesucristo. At ang taong nagpapatawad,
hindi tiningnan ang nasakit na kanyang naranasan, kundi nakikita rin ng tao nagpapatawad, pwede ka pang magbago. Sa unang huling salita ni Jesus sa araw na ito, kaya ba natin gawain ito? Ito ang hamon sa ating lahat. Kasama si Jesus, ating sabihin, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. At ang taong nagpapatawad, maraming biyayang matatanggap. Gaganda ang takbo ng damdamin, ng isip, gaganda ang katawan, at higit sa lahat, makakapasok sa kaharian ng Diyos. Amen. Good day po, brothers and sisters. I am Sister Shiloh Carlos from CFC Metro Manila South Bay Sector. My husband is Marlon, and we graduated from CLP last July 2001. We have three sons po, Kyle, Daniel, and Toby, who are actively serving in Youth for Christ. We serve in ANCOP as Calamity and Disaster Response Program Head and core member of the Young Couples Program. My sharing is about my relationship with my father and my husband. Tatlo po kami magkakapatid at ako po ang panganay. My father is a very strict man, pero hindi naman siya military. To the point na hindi ko maintindihan kung mahal niya ba kami o hindi. Lagi pong mainit ang ulo ni Papa. Lagi po kaming napapalo. Yung konting kibot mo lang, galit at palo agad. Parang wala ka nang ginagawang tama. Naalala ko noon, pag nakakabasag ako ng pinggan o anumang gamit sa bahay, hihilahin niya yung buhok ko tapos iuuntog niya yung ulo ko sa pader para daw magtanda ako. Nang minsang hindi ko tsinelas ang naisuot ko, pinalo ng pinalo niya ang mga paa ko. Tapos 2 weeks akong walang tsinelas para daw magtanda ako na pag hindi akin ay hindi akin at huwag kong gagamitin. Naisilid na kami sa sako at naibitin ng patiwarik. Yung huli niya akong napalo, nagdadalaga na ako noon. Nadulas ako at natapon yung ulam na daladala ko. Walisting-ting ang pinangpalo niya at wala siyang pakialam kahit saan ako tamaan. Habang pinapalo niya ako, hindi na ako umiiyak. Pinakita ko na di ako nasasaktan. Nakatingin lang ako sa kanya habang pinapalo niya ako. Pagtapos nun, sa banyo ako umiyak. Dumudugo yung galos ko sa hita, pati yung mga latay ng walisting-ting. Hindi ako naiyak sa galos at latay. Umiiyak ako dahil tinatanong ko yung sarili ko, bakit siya pa ang naging papa ko? Doon na nag-umpisang lumayo ang loob ko sa kanya. Iniiwasan ko siya at ayaw ko siyang nakikita. Nagtanim ako ng sama ng loob sa kanya dahil bukod sa pananakit niya sa amin, nakita ko rin yung pananakit niya kay Mama, physically and emotionally, dahil sa pambababae. Bata pa lang ako, nakita ko na yung paulit-ulit na pag-aaway ni Mama at Papa dahil sa other woman. At nasundan pa yun ng ilang beses, na isa sa naging dahilan kung bakit bumagsak ang negosyo. Hirap na hirap kami noon financially. Kinausap ako ni Mama, ano daw ba ang gusto ko? Kompletong pamilya na masaya o magkakasama nga, pero niloloko naman kami ni Papa ko. Habang awang-awa ako sa Mama ko, lalong lumalalim yung galit ko sa Papa ko. Sa pamamagitan ng kanilang household, napagkasundo naman sila. Naayos, oo, pero sandali lang. Dahil gumawa na naman ulit si Papa ng kalokohan habang nagbabakasyon si Mama sa Palawan. Alam kong may ginagawa siya, pero hindi ko makompronta kasi nandun pa rin yung takot. Nahuli naman siya. Patay-mali siya pa yung babae. Sabi ko sa husband ko, nakita mo na kung gaano kasakit at kahirap. Sana wag mong gagawin sa akin yon.
Pero nagkamali ako doon. Kami naman ang sinubok. Mid-year 2005, pinahandal sa husband ko ang isang high-rise residential building sa BGC. As a project manager, I was pregnant then with our second son. May mga gabing late na siya naawit ng hangayayat. Iba na yung kutob ko, pero hinahayaan ko lang. And then nagbuntis ako sa pangatlo. Less and less na yung time na magkakasama kami. Hindi na din kami nagsisimba ng Sunday as a family. Kasi even Sunday and even holidays, may work daw siya. Hindi na siya umati ng teachings, assemblies, and upper household. Hindi na din siya nagpapa-household. Katwiran niya sa aming chapter leader that time, busy lang siya sa site at napakadaming ginagawa. At kulang siya sa oras. Nang maipanganak ko yung bunso namin, mas dumadami yung days na di na siya umuwi. Maliligo lang, tapos aalis ulit. Ni Haniho, wala siyang sinasabi. Wala siyang time para makausap. Katwiran niya, naghahabol siya ng oras. Parati akong puyat noon. Nakita ko yung mama ko sa sarili ko. Nang isang gabing umuwi siya straight 5 days na nagtrabaho, naglakas loob na akong tanungin siya. Umiiwan siya sa mga tanong ko. Puro siya wala, ewan at hindi. Galit na galit kong sumagot. Sabi ko, kahit di mo aminin, alam kong meron. Bakit di mo ba ako mahal? And he said yes. Madaming tumakbo nun sa isip ko. Madaming tanong. Bakit? Ano yung nagawa kong pagkakamali? Saan ako nagkulang? Binigay ko naman yung lahat. Ano yung nangyari? Then morning came, he held my hands and said, I am sorry, I will fix everything. Just give me time. Di ko alam kung ano yun. Basta ang alam ko, hindi ako bibitiw sa marriage namin. Kahit ano mangyari, paglalaban ko to. Yung mga sumunod na araw, linggo, buwan, nagpray lang ako. I live each day one at a time. Umasa, nag-advertise that one day my husband will come back. Mentally, emotionally, and spiritually, namamahalin akong muli ng buong buo. True enough, brothers and sisters, through prayers and constant in touch ng aming first household sa aming fellowship, to conducting our own household meetings, napaatin siya muli sa CFC. Sa pagiging active niya, natap kaming maging team lead ng CLP. Doon ko nakita yung unti-unting pagbabago ng aking husband, hanggang sa nag-resign na siya sa company nila. Doon ko nalaman na sa tabi lang pala ng site office ang kanyang naging other woman. After CLP, February 2009, natap naman kami maging chapter leader sa Bikutan, and the rest is history. Matagal-tagal din bago ko siya napatawad ng tuluyan. Years ang tinakbo noon, and God knows how painful it is for me. I wanted to forgive and forget, but I can't accept the fact na sinaktan niya ako. In spite of everything that I have done for him. Nagkaroon kami ng forgiveness and healing during Cana weekend, year 2013, in Baguio. When we renew our marriage vows, para sa akin, ako yung pinakamasayang babae nung araw na yun. God is so good. With Papa, gaya po namin, hindi po sila pinabayaan ng first household nila. Nagtuloy-tuloy sila sa CFC hanggang matap na mag-serve sa prison Isaiah 61:1 ministry. Doon ko nakita yung transformation niya. Unti-unti siyang nagbago. Malaki ang nagawa sa kanya ng pagsaserve niya sa bilibid. Until now, they are serving in Isaiah for more than a decade now, and he loved to serve there. He is now a very generous person who loved to serve, always willing to share whatever he has, not only to the inmates, but also to our brethren and to other people. Nagkaroon kami ng reconciliation ni Papa when I was asked to share during the Abba Father that was conducted by the sector in 2014. Isa po sa mga participants si Papa noon.
First time kong nasabi yung nasa sa loob ko sa kanya. Ibinuhos ko lahat yung galit ko, yung sama ng loob ko, at mga pagtatanong ko sa kanya during that time. Hindi pa man ako tapos mag-share. Tumayo na siya at sabi niya, "I am sorry, anak. Hindi ko kasi alam kung paano ko kayo palalakihin at kung paano ba magmahal." He also wrote a letter to me. Noong ko naintindihan si Papa, eh nawangawa ako sa kanya. May mga bagay sa mundo na di kayang ipaliwanag, ngunit kailangang intindihin. Intindihin na mulat at may pananalig sa Diyos na di niya tayo papabayaan. Patuloy na umasa na in time magiging okay din ang lahat. It's not easy to forgive, lalo na kung matindi yung sakit na nararanasan natin. Kung kaya't kailangan talaga natin ang grasya na ating Panginoon upang tayo magpatawad at maghilom ang mga sugat. Sa ngayon po, maganda na po ang relationship namin with Papa, ganun din ang aking husband. Maganda na po yung relationship ng family namin. Thank you for the gift of community that help us see the true meaning of love and service. With all of this, we praise God. Amen po. Father, give us the courage to forgive those who have offended us, to be like you, ever compassionate, forgiving them even if they don't deserve forgiveness, forgiving them even if they don't ask for forgiveness. Dear Jesus, you suffered upon the cross in order to pay the debt of our sins. Yes, Father, forgive us. We really didn't know the depths of those sins, but what we know is the depth of the love you have for us, an everlasting and unconditional love. May your first word on the cross be with us as we live today as a forgiven people and opening our hearts to you, choosing not to sin as we address them to many people and as we apply them to ourselves. There were times, O Lord, we really did not know what we were doing. We sin out of ignorance or intention. In all these times, Father, forgive us. Not because we deserve it, but out of your great mercy and love, revealed by the cross, all praise be to you, O Lord Jesus, for your unending forgiveness. Amen. To give us his reflection on the second word of Jesus, let us listen to Reverend Father Aris Martin, SVD, Assistant Dean of Studies of Christ the King Mission Seminary. His preaching will be strengthened by our couple sharers, Brother Arun and Sister Lalaine Gogna, the creators of the online show entitled Quarestart, and also the host of the podcast Umagang kay Gogna. They authored the best-selling book, Keep the Love Alive. The family of Mr. Lito and Mrs. Peewee Villanueva will lead us in the prayer. Today, you will be with me in paradise. This is a response of Jesus to the thief on the cross. If I were there, I would have suggested to Jesus, "Lord, huwag naman po. First time niyo pong makita at makilala itong magnanakaw na ito. Baka guguluhin niya ang langit, ang paraiso pag pinapasok po ninyo siya. O baka magkamali na naman kayo gaya ng pagkakamali ninyo kay Judas na kayo ay nag-alaga ng ahas sa inyong grupo to betray you. Lord, huwag po." But the invitation is not only an invitation, the promise is not only a promise to the thief, but a promise to all of us to return to the Lord.
The motive of the devil is to humiliate God. Walang ibang pakay ang demonyo kung hindi pahiyain ang Diyos. At gumawa po siya ng script sa ating pinaaalala ngayong Holy Week. And he will do everything para mapahiya ang Diyos hanggang sa pag-recruit ng mga taong kaanib niya, sasama sa kanya para mapahiya ang Diyos. Parang napakalaking scam ito para pahiyain ang Diyos. At very clearly, makikita natin sa daan ng krus ang dalawang klase ng tao. Yung mga recruit ng demonyo na papahiyain ng Diyos at yung mga mangilan-ngilan na mananatiling kasama ng Diyos. Simula sa Last Supper, naroroon si Judas na ipagkanulo si Jesus at naging recruit na siya ng demonyo hanggang doon sa paglalakbay ni Kristo sa mga lansangan ng Jerusalem. Mapapakinggan ninyo ang sigaw ng mga taong pinapahiya ang Diyos hanggang doon sa pagpapapako sa kanya sa krus at kabahagi ng script para pahiyain ang Diyos ng demonyo ay yung siya ay ipapako sa gitna ng dalawang magnanakaw para ipakita sa buong mundo na si Jesus ay leader ng mga magnanakaw. Alam po ninyo, ang pinakamasahol na kasalanan ay yung ikaw ay magnanakaw, sapagkat hindi lamang nagnanakaw ng mga bagay. Ang isang taong magnanakaw ay pwedeng magnakaw din ng asawa, pwedeng magnakaw ng kwento, pwedeng magnakaw ng video, at pwedeng magnakaw ng lote, ng bundok, at pati mga dagat, ninanakaw na rin. Ang isang taong magnanakaw, bunga lamang yung pagnanakaw niya ng kanyang pagiging makasarili, ganid. So you see, ang mga dalawang magnanakaw na ito is very symbolic. Ito yung tugatog ng kasalanan. At gustong ipahiya ng demonyo si Kristo sapagkat ipapakita sa atin na ito yung hari ng tugatog ng pagkakasala. At ginatungan pa ito ng kasamang isang magnanakaw pa nasa tabi ni Kristo. At sinabi niya, kung ikaw nga si Kristo, iligtas mo ang sarili mo, pero isama mo ako pag iniligtas mo yung sarili mo. Ito yung gustong palabasin talaga ng magnanakaw na kampun ng demonyo, makasarili. He does not actually care that Jesus would be saved from suffering. He simply cares to be saved. At ayaw niyang magsakripisyo. Gusto lang niyang magnakaw. Gusto lang niyang lumigaya. Pero ayaw niyang tanggapin yung karapat-dapat sa kanya. But here, may isang magnanakaw. Pero hindi siya nanatiling recruit. Bagkus, he returned to the Lord. At unang sinabi niya doon sa kanyang kapwa magnanakaw, have you no fear of God? Wala ka bang takot sa Diyos? At noong nasabi na niya sa isang magnanakaw that we deserve to die because we have sinned, kinausap niya ang Kristo. Sabi niya, Lord, alam ko naman eh, tanggap ko na nagkasala ako. Tanggap ko na kailangang parusahan ako. Pero Lord, pwede ba, pagkatapos ng parusang ito, alalahanin mo naman ako pag ikaw ay naroroon na sa iyong kaharian. At sinabi ni Jesus, naramdaman ni Jesus ang kanyang sinseridad at hindi nagkakamali ang Kristong ubod ng katotohanan. Simula ngayon, today, you will be with me in paradise. Brothers and sisters, this is our story. The story of the thief is our own story. Maraming mga nagsasabi na pambihira talaga itong magnanakaw na ito, pati paraiso, ninakaw niya sa Diyos. That's not true. Actually, ang ginawa ng magnanakaw, bumawi sa kanyang lahat ng makasalanan sa pamamagitan ng pagkilala sa kanyang mga kasalanan.
tinanggap niya kung ano man yung deserving sa kanya. Pero hindi lamang niya tinanggap yon, nanindigan siya na kailangan niya ang Diyos. At nagsumamo at nakiusap sa Diyos. Remember me when you are in your kingdom. Mga kapatid, inaanyayahan tayo, gaano man kalaki ang ating mga kasalanan, magnanakaw man tayo, kung anumang mga kasalanan na kalakip ng ating buhay, bumawi tayo sa Diyos. Naalala ko po yung nanay ko na for the longest time po siguro, ayaw niya akong magkasakit, gaya ng ibang mga nanay, at kunting ubo man lang, lagi na niyang sinasabi sa akin pag naririnig niya akong umuubo na magpa-check up ka sa doktor. At ako dahil naririndi na rin bilang isang anak na minsan hindi na tayo nakikinig sa mga magulang natin, sa mga paalala ng aking nanay. At ayaw ko na magpa-check up sa doktor. At kung ayaw ko magpa-check up sa doktor at nagkakasakit ako, ang nanay ko bumibili siya ng mga prescription medicine at idadalhin doon sa tabi ng higaan ko para lamang sabihin niya sa akin na, Aris, kahit ayaw mo kong sundin, at least uminom ka man lang ng gamot. And for the longest time, alam ko yung sama ng loob ng nanay ko at tampo niya sa akin, yung hindi ko na siya pinapansin sa kanyang pag-iisip na huwag kang magkasakit o pumunta ka sa doktor. Noong naalala ko, malapit na po siya, na-diagnose siya ng may sakit. At ako'y nag-aalala sa kanya at sinabi ko sa kanya na sa US po ako, Nay, pumunta ka na sa hospital. At ang nanay ko na hindi ko sinusunod noon, siya ang sumunod sa akin, pumunta sa hospital. At noong medyo malala ng sakit niya sa hospital, alam ko na ilang araw na lang ang natitira sa kanyang buhay dito sa mundo, nagkuripas po akong pumunta dito sa Pilipinas galing sa US. At yung last week ng nanay ko na buhay sa hospital, bumawi ako sa lahat ng mga kasalanan ko sa kanya for the past 40 years. Natutulog ako sa tabi niya, kinakantahan ko siya, tapos inaalagaan ko siya, hinahalikan ko siya, nag-I love you ako, the things that I was not doing. At alam niyo po, sa napakaiksing panahon, isang linggo, binawi ko ang pagiging suwail kong anak at ngiting-ngiti ang nanay ko at tila bagang pinapangako na niya that I have forgiven you. Brothers and sisters, kung kayang gawin ng nanay ko yon, bakit hindi kayang gawin ng Diyos? Ang mga kasalanan natin during this Holy Week, pwede tayong bumawi sa Diyos. Huwag nating panindigan na tayo ay rekrut ng demonyo. Huwag tayong umanib doon sa mga napakadaming tao, rekrut ng demonyo para pahiyain ng Diyos. Tumindig tayo, sabihan natin yung mga taong pinapahiya ang Diyos. Wala ka bang takot sa Diyos? We deserve what we are experiencing as suffering. But this, Lord, remember me when you are in your kingdom. Today, you will be with me in paradise. Bakit sinabi ito ni Lord? Kasi yung katabi niyang ipinako sa krus na magnanakaw ay may hiniling sa kanya. Ang hiniling ay ito, Jesus, remember me when you come into your kingdom. Lord, maalala niyo sana ako pag nandoon ka na sa iyong kaharian. Pero, hinigitan pa ito ng Panginoon. Minsan, kaming mag-asawa, dinasal na rin namin ito. Remember us, Lord, when you come into your kingdom. Lord, alalahanin mo naman kami. Katulad ng maraming mag-asawa, kami ay nagnasang magkaroon ng anak. Pero sabi nila, di ba, pagkakasal, mag-adjust muna sa buhay ng mag-asawa, mag-ipon, mag-honeymoon. Mag-honeymoon. Maghanda. Mag-honeymoon. So, yun ang ginawa namin. Nung handa na kami, yun, nagpa-check up at nagdasal, naghanda ng magka
baby. Kung ano-anong ginawa namin. Nagpagamot. Nagnobena. Sumayaw sa ubando. Ginawa rin namin yan. Lahat yan. Para magkaroon lang ng pamilya, mabuo ang aming pamilya. Pero hindi kami makabuo, hindi kami magkaanak. Dumaan yung maraming panahon. Alam mo, mahirap sa sitwasyon namin yung kada buwan, umaasa ka. Tatrabahuhin mo para mangyari yung inaasam-asam mo. Pagkatapos, malulungkot ka lang kasi madidiskubre mo na hindi pala natutuloy. Hanggang dumaan yung ilang panahon, sabi ng doktor namin sa amin, kailangan ko daw magpa-opera. First time ko noon, ma-ospital. Parang cesarean daw yung gagawin sa akin. So nakakatakot, magastos, pero naghanda kami. Nalusutan naman namin yun, nagawa namin yun. Nagawa ko iyon. Pagkatapos, sabi naman ng doktor niya, siya din daw kailangang operahan. So ayun na naman, panibagong uos at ginawa rin namin yun. Alam mo yung pag marami ka ng pinondo na investment sa isang bagay, parang yung pag-asa mo, pataas ng pataas na mangyayari na yun. Pagkatapos, lalagpak lang lahat ng pangarap, pag-asa, pera, pagtitiwala. Lahat yun pupunta lang sa lupa. Hindi namin namalayan, 8 taon na pala ang nakaraan. On our 8th year, our doctor said to us, try this procedure, this fertility procedure. So tinignan namin, tapos nireview ko yung aking pinag-aralan sa theology. At sabi, pwede. So nag-usap kami ng doktor, sige, gawin natin itong fertility procedure. At mataas nga yung pag-asa namin, no? Talagang, because we were ready, we were prepared. We were physically prepared, emotionally prepared, spiritually prepared. And dahil handa kami, mataas ang aming pag-asa. And then we did the procedure, and the procedure failed. Hindi pa rin kami makabuo. At inulit na naman namin yung procedure, it failed again. And then after 2 failures of that procedure, kinausap namin yung doktor at sinabi namin, Dok, pahinga muna kami sa procedure. Babalik muna kami sa panalangin. Tatanungin namin kay Lord, Lord, gusto niyo ba kami talaga magkaroon ng sariling mga anak? Or gusto niyo kami, balik kami sa panalangin. At alam niyo yung sagot ng doktor, sabi niya, oh sige. Sige, take your, pray, dasal kayo, gawin nyo. Pero huwag masyado matagal. Bakit? Tumatanda na kayo. At yun ang aming ginawa, nagpahinga. And then during those times, no, I really went to prayer. And I said something to the Lord. I said, Lord, I believe that grace builds on nature. Na ang biyaya mo pupunta sa mga handa, Panginoon, handang-handa kami noon. Pero hindi dumating ang inyong biyaya. Pero sabi ko, Lord, meron pa ako isang pinaniniwalaan. Hindi lang grace builds on nature. I also believe in this, that you, Lord, can defy nature. Kaya niyong baliktarin ang natural. Kung ang natural sa amin ay hindi magkaanak, Lord, baliktarin po ninyo. Bigyan niyo kami ng anak. At pinaalala ko sa Panginoon yung mga ginawa niya sa Biblia na ano, ang natural sa dagat ay dapat nakahiga, pinatayo niya at binuksan niya. Ang natural sa mga patay ay patay, binubuhay niya. So, Lord, you can defy nature. So, please, Lord, defy nature for us. And you know, after praying that prayer, 2 weeks after, 7 a.m. in the morning, ginigising ako nila Lane. At sabi niya, love, love, tingnan mo to, may hawak siyang pregnancy test. At sabi niya, oh, tingnan mo, love, may guhit. So ako naman, ano, guhit? Anong ibig sabihin ng guhit? Sabi niya sa akin, sabi dito sa manual, pag may guhit daw, positive. At sabi ko sa kanya, talaga, hindi mo ginuhitan yan. Sabi, hindi. Ang Diyos ang gumuhit.
At mga kapatid, the Lord defied nature for us and God gave us our pretty one. Her name is Andrea Helene Gogna. Binigay ng Diyos ang aming panalangin. God defied nature for us. Nagkapanganay kami, natupad ang inaasam-asam. Pero hindi pa doon natapos. Kasi nung 7 months old pa lang, yung baby namin na si Helene, karga-karga ko pa. Lumapit ako ulit kay Arun. At inabutan ko ulit siya ng isa pang pregnancy test na may guhit ulit. At nabuntis akong muli. 38 years old ako. At ilang buwan nakaraan, sabi ng doktor, it's a baby boy. Nagkaroon pa kami ng isang anak, si Johan Gabriel. Hinigitan ng Diyos ang aming panalangin. My dear friend, parehong-pareho kay Dimas. Humiling siya, Panginoon, Jesus, alalahanin mo ako. Alalahanin lamang ang kanyang panalangin. Pero anong ginawa ng Diyos? Dinala na siya sa paraiso. Remember this, my dear friend. God's version of your dream is better than yours. Kung anuman ang panalangin hawak mo, hihigitan niya ng Panginoon. So habang naghihintay ka, maging tapat ka. Maging mapagmahal ka. Be kind, be faithful. Remain faithful to God. Give your best. And remember that God's version of your dream is better than yours. Kaibigan, kung ngayon ang dinadasal mo sa Kanya, Panginoon, alalahanin mo naman ako. Alalahanin mo naman po ang mga pangarap ko, ang mga dasal ko, ang sinasabi niya sa iyo. Anong maalala? Hindi lang kita maaalala. Isasama pa kita. Hihigitan ng Diyos ang iyong panalangin. Lord Jesus, how generous you were in promising instant paradise to that dying thief. How lucky he was that very day you canonized him. He did not have to wait for further purification. Your mercy, dear Lord, exceeds anything we might imagine. It embraces us, encourages us, heals us. Help us, O Lord, to accept our sufferings, our crosses, our Calvary. For that is what it means to follow you all the way. Grant us, O Lord, the strength to bear our crosses, and not only to carry those, but to be crucified like you. Strengthen us, O Lord, by your passion and death. We are now worthy to be admitted to the paradise immediately. But we hope firmly in your promise that if we eat your flesh and drink your blood, we will never die forever. Lord Jesus Christ, who promised to the sinners the joy of paradise, enable us to repent and to receive your grace and mercy in this world and in the world to come. Amen. Atin po munang pasalamatan si Most Reverend Pablito M. Tagura, SVDDD, ang bagong ordenang obispo ng Apostolic Vicariate ng San Jose, Occidental Mindoro, para sa kanyang panimulang mensahe ngayong Biyernes Santo. Salamat din po sa pamilya ni Ginoong Mauricio at Ginang Victoria Roque para sa panalangin para sa bayan. At sa mga naghatid ng pambungad na awitin, handog ni na Reverend Father Raul Caga kasama sina Mr. Raymond Marcaida at Mr. Eli Celian. Maraming salamat po. Mga kapatid, atin pong napakinggan ang mga kwento ng pagpapatawad, paghilom at pag-asa. Ayon sa unang dalawang huling salita ng ating Panginoong Jesus,
Bahagi ng pagiging Kristiyano ang subukin ng ating pananampalataya sa bawat dagok, sa bawat sakit, sa bawat kabiguan. Anuman ang dumating sa ating buhay, patuloy lang tayong kumapit. Nasa kabila ng lahat, ang Diyos ay laging nasa ating piling. At habang tayo po ay nagninilay, atin pong samahan at pakinggan ang Law Enforcement Evaluation Officer ng National Police Commission or NAPOLCOM, Inspection, Monitoring, and Investigation Service na si Sir Orlando C. Mutok para sa isang awitin. Siya'y nakikinig sa bawat hinaing. Magmasid at mamulat sa kaniyang kapangyarihan. Nabatid mo ba na siya'y naglalaan? Tuloy na naghahatid ng tunay na kalayaan. Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya panaginip, hindi siya isang pangarap. Siya'y buhay, manalig ka. At ngayon, tila walang mararating na bukas. Ngunit kung siya ang hahayaang maglanda, pag-asa ay muling mabibigkas. Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya panaginip, hindi siya isang pangarap. Siya'y buhay, manalig ka. Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya natutulog, hindi siya nakakalimot kay Jesus. Manalig preacher for the third word is the SVD Central Province Biblical and Communications Coordinator, Reverend Father R. Loyap, SVD. Followed by his preaching, we will then listen to Ms. Gina Tionco Legaspi. Our family prayer will be led by Architect Domingo and Mrs. Belinda Santa Rosa. Thank you.
Woman, behold your son. Behold your mother. Jesus, while gasping for breath, naghihingalo, humihinga. Nakita'y nanay niya, when she saw his mother and the disciples whom he loved, he said to his mother, "Woman, behold your son," pointing to John, whom he loved. "And John, behold your mother." John chapter 19, verses 26-27. Grabe! Si Jesus, gasping for breath, naalala niya nanay niya, ibinilin pa niya sa kanyang disciple. Ganong kamahal ni Jesus ang kanyang nanay, ganong kamahal. Pinili niya pa sa kanyang disciple. Mabigat yung para kay Jesus. Alam niya, yayao na siya. At ibinili niya si John. Ganong kamahal ni Jesus ang kanyang ina. Ibinili niya ang kanyang nanay kay John. And from there, John took her home. Mahal ni Jesus ang kanyang nanay. May respeto niya. On his last breath, nandoon ang kanyang pagtingala sa kanyang nanay, nandoon ang kanyang paggalang sa kanyang nanay, nandoon ang kanyang pagmamahal sa kanyang nanay. Grabe ang pagmahal ng Diyos. Jesu Kristo sa kanyang ina. Nirespeto niya ang kanyang nanay. Common sense. Halimbawa, ako bilang pare, sasabihin naman kaibigan ko, "Fads, pwede bang pakilala mo kami sa nanay mo at sa tatay mo?" "Oo, kako. Sige." There was a time, nasa Tagaytay kami. Ano niyo bang tawag ko sa nanay at tatay ko? Daddy at mommy? At yung mga kaibigan ko, ganding respeto ng mga kaibigan ko sa nanay at tatay ko. And they will call them daddy at mommy. Ganun yung pagmamahal ng mga kaibigan ko sa mga magulang ko. That is why, ganun yung pagmamahal ni Jesus sa kanyang ina. Yung respeto niya. Therefore, common sense. Respetuhin mo ang ina ni Jesus. Respetuhin mo. Hindi ka pwedeng gawing Kristiyano, tawagin Kristiyano kung you will not respect Mama Mary. Because Jesus himself respected his mother. Don't forget. Without Jesus, there is no salvation. Yes or no? Without Jesus, there is no salvation. And don't forget, without Mama Mary, there is no Jesus. Yes, ganon ang pagmamahal ni Jesus sa kanyang ina. Meanwhile, si Mama Mary nando sa tapat ni Jesus habang si Jesus nakabayubay sa krus. Grabe ang emotions niya, Mama Mary. Grabe ang hapde ng kanyang puso. Can you imagine yung anak mo nag-aagaw buhay? Wow! Ang hirap tanggapin nun. Usually, ang mga anak ang naglilibing sa mga magulang. Yes, usually. Pero ibang usapan, pag ang magulang ang maglilibing sa anak, masakit yun. Ang hirap bitbitin yun. Imagine anak mo, from day one, nasa iyo na, tapos ililibing mo. Ganun yung pakiramdam ni Mama Mary. Si Jesus, nandun, ibinilin si Mama Mary kay St. John. But si Mama Mary, mabigat pa rin sa kanya. Yung kanyang anak na mahal, naghihingalo. Sakit. Binabalikan ko yung tuwa ni Mama Mary nung si Mama Mary nagpakita sa kanya si St. Gabriel, Angel Gabriel. At pagkatapos ibigay yung mabuting balita, sabi ni Mama Mary,
Behold, the hand of the Lord be done to me according to your word. And that was a very joyful experience for Mama Mary. Jesus came into her by saying, behold, the hand of the Lord be done to me according to your word. This time, today, Mama Mary would also say before her son, my son, behold, the hand of the Lord be done to me according to your word. Hindi madali kay Mama Mary. Yung una, medyo mahirap-hirap, pero kaya niya. But this time, habang nakaboy-boy sa krus ang kanyang anak na si Jesus, according to the word made flesh and dwelt among us. Anong take home natin? May mga pagkakataon mahirap tanggapin ang mga nangyayari sa buhay natin. May mga pagkakataon na halimbawa namatayan ka, halimbawa may cancer ka, halimbawa may sakit ka, halimbawa natakas sa puso tapos nagkaroon depresya. Ang hirap noon. But what makes us strong? What makes us believing in Jesus? Kamukha ni Mama Mary. Pinapasa Diyos na at ipinapasa sa Diyos. Pinapasa Diyos at ipinapasa sa Diyos. Let it be done to me according to your word. Pinapasa Diyos ko na. Kapatid, tanda mo, there come a time with so much pain and suffering. Ipasa Diyos mo na at ipasa sa Diyos. Just like Mama Mary, binigay niya kay Jesus ang lahat na kanya nararamdaman. And in return, Jesus will take care of you. Woman, behold your son. Son, behold your mother. My dear friends, don't forget, respect our dear Mama Mary because Jesus respected and loved her mother. A blessed Good Friday to all. Of all the seven last words that the Lord spoke before his death, the third tugs at my heart the most. Woman, behold your son. Behold your mother. It tugs at my heart the most because it is the most tender. We have a word in Filipino that explains it. Habilin. It's like a habilin. Habilin is leaving for safekeeping something that is most precious to you to someone you trust the most. To Mary, our Lord spoke, woman, behold your son. Masdan mo ang iyong anak. Teach him what you taught me. Inspire him like you inspired me. And best of all, love him like you loved me. You are now family. To John, the Lord spoke, masdan mo ang iyong ina. I leave her to you for safekeeping. Look after your mother now. Keep safe and lasting everything she taught me and teach it to others. Hold dear in your heart her memories of me. My mother's heart is my heart. John, you are my beloved friend, but now I give you my mother. We are now family. Isn't that the most tender of all? So, we are all John. And as such, it's such a comfort to know na inihabilin tayo at the hour of his death. Inihabilin tayo ng Panginoon sa kanyang ina. As King of Kings, the mother is the Queen Mother. But she's no ordinary Queen Mother. She's a warrior Queen Mother. She will fight our battles for us. As Queen Mother, she will intercede for us. She's our biggest influencer to the heart of the Lord.
Isn't that such a comfort? The message of the third last word is, maghihingalo na ang Panginoon, pero winidhold niya yung kanyang paghihingalo dahil kailangan niya gawin itong pagbibilin na ito. How is that relevant to my life right now? You see, 2022 was a most challenging, or the beginning of a most challenging year for me. October, the month of Our Lady, I felt a lump. And immediately, I proceeded to get a diagnosis. The thing is, I had to keep it secret from my parents because they were at that time super seniors, and it would worry them. So it was kept secret. But come December, my mother suddenly died. She was taken from us, but she had a happy death, I would say. It was sudden, it was peaceful, it was happy. At her deathbed, di ba may kagawian tayo mga Pinoy? Binubulong natin dun sa ating mga namamatay, yung ating mga bilin. Talk about habilin. So I whispered to my mother at her deathbed, dun sa ospital, Nay, sorry, hindi ko na nasabi sa'yo, pero ngayon alam mo na. Alam mo na kung anong pinagdadaanan ko. Tulungan mo ako, ha? Help me navigate this. Tulungan mo ako, and while you're up there, put in a good word for me, please. Kagawian natin yun, di ba? And that started at the cross. Alam natin, pwede tayong maghabilinan. The most comfort comes from the fact that while I do not have an earthly mother anymore, I know because of that habilin at the cross, I have a heavenly mother who will protect me and who will intercede for me. As well, knowing that I've been given a mother, a heavenly mother, comforts me, strengthens me, pacifies me, encouraged me in a way nothing else could. And this is fortified daily dahil nabuo ang isang intercessory group that we fondly call Community Rosary. We call ourselves Community Rosary. And together, we are family, praying for one another and praying for everyone else. Nakakatuwa dahil nandun sila every step of the way of this challenge of mine. From prayers to give me courage to go through the mama, to prayers while waiting for its results, prayers in choosing the doctor I should see, prayers, intercessory prayers, inside the clinic during my biopsy with matching memorare at the top of our voices, tuloy-tuloy na memorare, to pray for benign results. And when that did not happen, to pray for treatment, etc., etc., etc. Currently, every time I go through a treatment, before it even begins, nakasalang na yung Zoom. At nandun lahat ng intercessors. Present sila dun sa loob ng room through Zoom habang ako'y nagtitreatment. And after that, pagdadasal pa na, sana walang adverse reaction to the treatment. How can you go wrong? So, really, you know, that to me, in a way, is the very essence of the third word. Pinahabilin tayo sa mahal na ina at pinabilin tayo
sa ating kapwa. Tayo-tayo. Do you know from random people, I would receive text messages of promises of prayers and rosaries and masses and estampitas and lahat ng statues ng ni Mama Mary and all the saints na I could not keep track, so much so that because I want to remember, I've kept a calendar, what I call my daily ayuda, spiritual and material calendar. Dahil gusto kong isulat dito at wag ko ever makalimutan yung outpouring of the support, which is so overwhelming. And again, this makes me even more grateful that at the foot of the cross, Christ gathered us together and commanded us to take care of each other. That is the biggest consolation. Our story doesn't end here on Good Friday, of course. My story doesn't end here. I know I face suffering because of my sickness. And I also know I'm not gonna be alone in facing it. And that gives me so much consolation and in a way joy. So ano naman yung habilin ko sa iba? For those who are facing their challenges, maybe not health challenges, but many others, to the youth, yung kanilang pag-aaral, love life, paghahanap ng trabaho, etc., etc., etc. Know that you are not alone because Christ gave us His mother to help us and gave us each other, gave us a command for each other. That to me is the message of the third word. Blessed Good Friday to all. O Lord, our life have been influenced by so many factors, so many events, so many people. Help us to realize, Lord, that we are responsible for our own destiny, that we may not miss, and we must pay special attention on achieving our one and only goal in life, you and heaven. If we miss it, we miss everything. All our life, we allowed others to influence us. In all of this, we were not totally free. We want now to declare our independence. We want to exercise our right to choose you. But we need your grace to do it. We need your mercy for it. O Lord, you did it. You finished your suffering on the cross, faithful in life, faithful in death, taking the sins of the world upon your sinless shoulders, taking our sins so that we might receive your forgiveness and new life. All praise to you, O Lord God, for finishing the work of salvation, for saving us. Amen. We will then be inspired by the story of none other than the chef with no hands herself, Chef Maricel S. Apatan. The family prayer will follow, to be led by Mr. Greg and Mrs. Mercy Santos. Bakit mo ako pinabayaan? Ang kaapat na salita ni Jesus nung siya'y nakabayubay sa krus. Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Isang katanungan ng isang anak sa kanyang ama. Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Pamilyar tayo mga kapatid
sa mga salitang ito, sa ating pang-araw-araw na buhay, sa ating pang-araw-araw na mga pinagdaraanan. Kapag tayo ay dumaan sa mabibigat na yugto ng ating buhay, sa mga kadiliman ng ating buhay, madalas napapatanong tayo, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Marahil mga kapatid, nung pumasok ang pandemyang ito, marami sa atin na nagtanong ng ganitong katanungan, bakit mo ako pinabayaan? Bakit kami? Bakit ako? Isang katanungan na para sa aking paghinilay ay hindi katanungan ng pagkawalan ng pag-asa. Hindi katanungan ng pagsuko, kundi katanungan ng pagnanais na mapalalim ang ating pananampalataya sa Diyos. Nagtatanong tayo hindi dahil wala tayong tiwala sa Panginoon. Nagtatanong tayo dahil gusto nating maliwanagan. Gusto nating maarok, gusto nating maintindihan, gusto nating maunawaan ang bawat karanasan, ang bawat pinagdadaanan ng ating buhay. Mga kapatid, ako rin po mismo bilang pari ay nagtanong ng ganito. Bakit mo ako pinabayaan? Bakit mo kami pinabayaan, Panginoon? Doon sa pinagdaanan ng aming pamilya, mabigat, ang hirap, napakasakit. At ang tanging panalangin lamang, Panginoon, gabayan mo kami. Panginoon, gabayan mo ako. Sapagkat mga kapatid, kapag tayo ay dumaan sa matinding pagsubok, sa matinding hamon ng buhay, dumarating ang pagkakataon na tayo, ikaw at ako, ay pinanghihinaan. Dumarating ang pagkakataon na tila baga gusto nating sumuko, tila baga gusto nating bumitaw, tila baga tayo ay nawawala ng pag-asa. Kaya madalas sa papatanong tayo, Panginoon, bakit? Bakit kailangan namin pagdaanan ng ganitong karanasan? Bakit kailangan kaming masaktan ng ganito? Bakit kailangan natin pagdaanan ang ganitong karanasan sa ating buhay? Napapatanong tayo dahil gusto nating maunawaan. Panginoon, gusto namin maintindihan ang aming pinagdaraan. Ang bigat, katulad ng naramdaman mo. Ang bigat, tulad ng pakiramdam ng bawat isa. Ang bigat, dahil yung mga taong inasahan mo, siya rin yung taong, mga taong nagpako sa iyo sa krus. Panginoon, ang katanungan mong ika-apat na salita ay siya rin naming katanungan, higit lalo na sa aming pang-araw-araw na buhay, na kami ay mga may pinagdaraan ng mabibigat, na tila baga pakiramdamin kami nag-iisa, walang nagmamahal sa amin, walang umaakay sa amin. Kaya madalas, Panginoon, napapatanong ako, Lord, why have you forsaken me? Subalit ang iyong salita sa krus na banal ay nagpapahiwatig sa amin, nagpapahiwatig sa akin na anumang bigat ng krus, anumang karanasan na nagdudulot sa amin ng kahinaan, okay lang na magtanong kami. Magtatanong kami, Panginoon, dahil gusto namin maunawaan. Hindi po kami nagtatanong dahil ayaw na namin pasalin ang krus. Nagtatanong kami dahil gusto namin maarok, gusto namin tanggapin, gusto namin kayanin ang krus ng aming buhay. Salamat po, Panginoon, dahil ang iyong ika-apat na salita ay nagbigay sa amin ng pag-asa. Nagbigay sa amin
ng liwanag. Nagbigay sa amin ng pagkaunawa na ang bawat krus na aming pasan ay magdadala sa amin sa kwalhatian sa piling mo. Panginoong Jesus, sa mga sandali po ito kami nagdinilay sa iyong mga salita, higit lalo na sa ika-apat mong salita sa krus. Bigyan mo kami ng lakas upang sa pagtanong namin sa Diyos Ama, magkaroon kami ng mas malalim na pagkakaunawa, mas malalim na pagkakakilanlan sa iyo, higit lalo na sa Eucharistia. Alam namin, Panginoon, na sa bawat pagkakataon na kami ay napapatanong, patuloy mo kami ginagabayan, patuloy mo kami sinasabihan na manalig sa iyo, magtiwala sa iyo, at panghawakan namin ang iyong pagpapatawad, ang iyong pag-ibig. Dahil alam namin, sa kahuli-huliang sandali ng aming buhay, ang aming mga puso ay hihilumi ng Diyos Ama, tulad ng paghilom ng Diyos Ama sa iyong sugat, sa iyong karanasan. Ang iyong karanasan sa krus, ang iyong karanasan sa kalbaryo ay magdadala sa amin sa buhay na walang hanggan. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ako po si Marcel Apatan, tubo pong taga Sambuanga, Sibugay Province. Sa taong 11 years old, nagkaroon po ng alitan tungkol po sa lupa ng lola ko at ang kapitbahay namin. Ngayon po, after 7 days po, ako po ay nag-igib ng tubig 5:30 a.m. kasama ko po yung tito ko. At nang kalaunan pong paglalakad namin, pagdating namin sa balon, may sumigaw pong dapa. Padapain po ako at ang tito ko. Ngayon ho, ang tito ko po ay tinaga na po siya sa likod. Hanggang sa sumigaw po siya na, "Maricel, takbo na!" At ako po ay natulala at nahimasmasan at ako rin tumakbo na. Ngunit hindi ko po alam, meron pa po palang isang naka-lockout sa akin. At nung pagtakbo ko, siya rin po ang humuli sa akin. Ako po ay binalik doon sa tito ko. At kinagat ko po yung tao na tumaga sa akin. At sumigaw po ako, "Kuya, huwag niyo po akong tagain." Hanggang sa dumating sa point na tinaga po ako sa likod, tinaga ako sa abaga, at nahimatay po ako. So, nung time na yun, pagkagising ko, nagpa-pretend po akong patay na. Pagkagising ko po, andyan pa po yung mga paa nila, kaya napagpatay-patayan po ako. At nung sumigaw na po sila na, "Parts, patay na to, takbo na tayo." At kalaunang ilang minuto po ako ay tumayo. At nung tumayo po ako, nakita ko po yung mga kamay ko. At to ay sugat-sugat na at chap-chap na. Kahit humawak po ako ng bato, hindi po ako makahawak. Kahit sa sarili ko, hindi ko na rin mahawakan ang sarili ko. Dahil paluri, baliktaran na po yung mga kamay ko. At sabi ko kay Lord, "Lord, tulungan niyo po ako sa nangyari sa akin. Patawarin niyo po ako kung ano po yung kasalanan na nagawa ko." At nung time na yun, naisipan ko pang tumakbo pauwi sa amin. Hanggang sa dumating sa point na nag-blurred na yung paningin ko. Dahil siguro sa dami na rin po ng dugo na umapaw sa katawan ko. At hindi na kalaunan, sumigaw po ako ng tulong sa mama ko. "Mama, tulungan mo ako. Nandito ako sa kalimunan. Nakaupo." At nung time na yun, tumakbo yung mama ko. Sabi ng mama ko, "Nak, nasan ka? Nandito ako, ma." At nung tiningnan niya yung likod ko, sabi ko, "Nak, ang dami kong palo sa likod, ma." Sabi niya, "Nak, hindi yan palo. Taga yan." Dumating po kami sa ospital, 10:30 po ng umaga. At sabi ng doktor, "Mrs., kailangan nyo na pong mabilisan nating putulan ng kamay si Maricel.
baka po ito ay makungrina at mas mahaba pa po ang maputol nito. At umapila yung mama ko, baka dok, kailangan pa ng kahit dalawang daliri lang para lang makasulat yung anak ko. At sabi ng doktor, Mrs., hindi na pwede. Kasi yung mga kamay ng mga anak mo ay paghugas namin sa planggana, ang mga buto ay nalalaglag na sa planggana, kaya hindi na pwede. At yun, pinutol po ang mga kamay ko hanggang sa ang mama ko ay hindi niya matanggap ang nangyari. Mga ilang taon bago niya po ito natanggap. Kahit naman po ako, nagulat po ako nung pagkagising ko sa ospital kinabukasan po. Edad ko po ay nag-birthday po ako ng September 26. Birthday ko po yun. New life kasi po nabuhay ako. At ang sabi ko kay Lord, Lord, salamat po at ako inyong muling binuhay. Siguro po may mission pa ako sa mundo. Nag-aral po ako mabuti hanggang sa nakatapos po ako. Dito sa tahanang walang hagdanan, dinala po ako ni Archbishop Antonio Ledesma, na kung saan ako ay iniwan sa tahanang walang hagdanan hanggang sa nakatapos po ako ng pag-aaral. At doon ko nakita ang mga PWD na kahit po may mga disability sila, may kulang sa kanila. At si Joanne Belonio, isa po siyang PWD na meron siya ang katawan lang. Pero namuhay po sila ng masaya. Kaya ang sabi ko sa sarili ko, kung sila nga namuhay sila ng masaya, how much more pa kaya ako? Na meron pa akong ris at may paa pa ako, kaya ko pang gumalaw. Ayun, dun po ako nag-motivate at na-inspired sa kanilang ginagawa araw-araw. Ginaya ko po sila, magluto, humawak ng kutsilyo, at syempre, kumain. Kasi that time, hindi pa po ako marunong kumain. So, nung time na yun, nag-struggle ako, maraming pinagdaanan. Kahit nag-aaral ako, maraming bully. Hanggang sa dumating sa point na, Lord, ito ba yung sagot sa prayer ko? Tinanong ko na si Lord, bakit ako na taga, bakit ako yung nawala ng kamay? Marami akong tanong sa Kanya. Pero alam niyo po ba, after 2 years, yung taong tumaga sa akin, natutunan ko rin siyang patawarin. Nagsimula dun na nagpatawad ako, maraming blessing dumating sa akin. At ang unang-una po, ako po ay nakatapos ng HRM. 2 years. Sa Lourdes College, Cagayan de Oro ho. At pagkatapos hun, dahil hindi po nakapokus sa cooking, nag-aral po ako dito sa Global Academy Culinary Arts as a chef. At nakagraduate po ako noong 2010. At alam niyo po ba, nung ako ay nag-aaral pa, nagda-doubt ako, paano kaya ako mag-apply ng trabaho? Paano kaya akong tatanggapin na ako ay isang PWD? Yun po ang mga katanungan sa isip ko. Possible po kaya yun kung ako ay tatanggapin ng mga restaurant na ako ay walang kamay? Pero may sagot po ang mga katanungan na yun. Nung kalaunang nag-aaral po ako sa Global Academy, hindi pa po ako tapos sa pag-aaral, may tumawag po. At sabi, Maricel, hanap ka, may tumawag sa'yo. At ang isang company na EDSA Shangri-La Hotel. At ang tanong sa akin, Maricel, kumusta ka na? Nakita ko yung history mo at nakita kita sa television na nagde-demo ka ng cooking. Ikaw po ba ay may trabaho na? At ang sabi ko po, hindi pa po ako tapos sa pag-aaral, ma'am. Ako po ay nag-aaral pa. So after 1 week po, ako ay natapos sa pag-aaral. At 5:30 a.m. po, ako nag-start. Pumasok sa eskwela.
At nag-start ako ng 9 o'clock examination. Pagdating ko doon, 10 o'clock ako po ay tumakbo na sa EDSA Shangri-La Hotel. Daladala ko po yung resume ko. Ma'am, ito po ang mag-apply po ako ng OJT. At alam niyo po ba kung anong sagot? Ang sabi sa akin, Marcel, you are not applying for OJT. You are applying for a casual. Alam niyo po yung feeling na hindi ka pa nag-a-apply, natanggap ka na. Sobrang iyak ko talaga. Sabi ko, Lord, salamat. At ako ay may trabaho na kahit hindi pa ako nag-OJT. Naiyak po ako doon sa HR. Sabi ko, Ma'am, salamat po sa pagtitiwala niyo po sa akin kahit na isa po akong PWD. Tinanggap niyo po ako. Yun po ang sabi ko sa kanila. At nagpasalamat po ako sa Lord na kahit ano pa man yung dagok na dumating sa buhay ko, isang blessing po pala ang dumating ngayon at nagkaroon ako ng trabaho. 3 years po akong nagtrabaho sa EDSA Shangri-La at nagiging regular na rin po. Kinontinue ko po yung aking bachelor degree sa Lourdes College. Nag-graduate po ako noong 2018. At nung pagbalik ko dito sa Manila, ako po ay nagtrabaho ulit sa Marriott Hotel as a pastry cake designer. Kalaunan, napunta po ako sa Sheraton Hotel. Lahat po as a hot kitchen and pastry. All around po. Lahat, hindi ko maisip na lahat ng bagay na yon ay nagawa ko. At ngayon, andito ako sa harapan ninyo upang magbigay ng inspiration sa aking kapwa PWD na kung saan ang iba sa amin ay nawala ng pag-asa. Ngayon, panahon na ako yung nagpapatibay na aangatin natin ang PWD. Isa po akong pastry chef for 13 years sa mga 5-star hotel. Hindi po ako nawala ng pag-asa. Ay, hinarap ko po ang dagok ng buhay. At ngayon po, ako po ay nagbibigay ng inspiration sa mga tao na nawawala ng pag-asa. At lahat mo ng school, church, company, ako po nagbibigay ng inspirational talk upang mabuhay din po ang aking pamilya. May isa na rin po akong anak at ang asawa ko ay si Gilbert Panis. Ngayon ho, masaya na po kami nagsama-sama at ngayon nandito po ako sa Akay Foundation na kung saan kami po ay namimigay ng wheelchair, tungkod, saklay at crutches po. Sa mga kapwa ko PWD, kami po ay namimigay sa Luzon, Visayas at Mindanao. At masaya ho ako kasi kung noon nagbibigay po ako mula sa bonus ko, ngayon po meron na po kaming akay upang matulungan po namin ang mga PWD. At hindi lang po mga PWD, pati na rin po sa mga senior citizen na hindi po nakakalakad. So, yun po ang aking buhay. At ngayon po, bilang isang chef, papakita ko po sa inyo kung paano po ako maghawak ng knife, magbalat ng watermelon. Ayan po. Ayan, at maraming salamat po, Panginoon.
Ako po Chef, si Chef Marcel Apatan, ang inyong lingkod. Maraming maraming salamat po, Panginoon. O Lord, when we feel abandoned, neglected, rejected, we must love you. Let us not wallow in pitying ourselves, but let our love be expressed even in our deepest pain. Now it's clear to us why there was such a lack to fill up. You needed us to unite our own suffering to yours. And once united, we share in your own redemption. We pray for those who choose to end their lives when extreme suffering comes. We sympathize with them. We love you in them. O Lord, help those at the threshold of eternity express their deepest pain, their deepest heart, not to complain, but to name their fears, their needs, and deliberately choose Jesus forsaken and love him alone. This is our deepest wish, our most profound prayer, to love you and in others. Thank you, dear Lord, for what you suffered. Thank you for taking my place. Amen. Children of this generation, love your parents, no matter what. Sometimes our parents misunderstand us or disapprove of decisions we make. Sometimes they can hurt us grievously. But whether they understand or even approve of us, whether we can even trust them at this point in our lives, we are told, honor your father and your mother. Christ-powered love can help heal the hurts from our families. We must love our parents. Dahil gaya ni Maria at ni Jose, sila ay mga dakila. Tiwala at paniniwala. Isang kwento ng matatag na pananampalataya mula sa ika-apat na wika. Iniwan ka ba ng Diyos? Iiwanan ka ba ng Diyos? He will never ever forsake us, for He surrendered His life on the cross so that we might have eternal life. We may encounter struggles, challenges, and battles in life, but always remember, God's love is constant and does not change. He always stays by our side. And to render as a reflection song, let us welcome
sa ikalimang huling salita, bagong ordinang pari at nakatalaga sa SVD Philippine Northern Province, si Reverendo Padre Algie Cantila SVD. At kasunod nito, ang panalangin para sa pamilya na pangungunahan ng pamilya nina Ginoong Rico at Ginang Nitz Pablo. Thirst. Pondering the fifth word of Jesus, I thirst, I realize that it is Jesus' desire from his heart. This desire is a longing that can only be fulfilled or filled by an authentic human heart. Jesus saying, I thirst, is about longing for an abandoned and taken for granted relationships. In the heart of Jesus, even in the most humiliating situations that he had gone through, and even at the point of death, he still uttered a word that he had longed to get from the children of God who took him for granted. Reflecting this Jesus' words in my life, I felt that like Jesus, I am thirsting also with a relationship that will nourish my heart's desire of a happy home. I thirst for a family that lives in peace and love, a family that foster relationships that becomes a source of security and personal growth. Ako ay panganay sa tatlong magkakapatid. Kinamulatan ko ang aking mga magulang na laging nag-aaway. Away-bati po sila. Masalimuot, mahirap, unstable. As a result, nawalan ako ng sense of family belongingness. Umalis ako sa aming bahay at nakipagsapalaran dito sa Maynila at the age of 18. Dito ko sa Manila naranasan ang hindi ko inakala na mga kapighatian sa buhay. Akala ko pag-alis ko sa amin, magiging okay ang buhay ko na umalis ako sa poder ng aking pamilya. Akala ko okay na, pero mas miserable pa pala ang danasin ko nung ako ay nag-iisa. The more na lumayo ako, mas matindi pa doon ang longing ko sa family ko, sa sarili kong pamilya na aking iniwanan. Human as we are, we have a lot of longing in our hearts. Sa pamilya, sa mag-asawa, meron tayong sinasabing longing of presence. Brothers and sisters in Christ, we long for things that will satisfy our wants. But remember, as long as we live, this longing or our being thirsty will never end. Mapagod, ma-burn out na lang tayo at mawalan na ng saysay ang ating buhay. But if we pay close attention to God, all our longing, all our desires will be filled with His unending love. As He promised that he who will drink the water that He will give will never be thirsty
again. Christ Jesus, longing for the love that comes from the people whom the Father chose him to offer his life, the family that God chooses to be his own is the family that fosters and nourishes faith, hope, and love. Jesus, saying, "I thirst," on the cross, reminds us of his willingness to commit himself for the redemption of our sins. As Christians, we have the mission to commit ourselves also for the needs of our brothers and sisters in the periphery. His being thirsty is a call for us that he is waiting and longing for our way back home. Despite of the hardness of our hearts and our spiritual blindness. Nauuhaw ako. I thirst. Is Jesus longing for the love of his people? As we continue to ponder his word, let us reflect our Christian life and ask ourselves, are we responding, God, to quench his thirst for love? Love and commitment in our family, in our society, and of the people of God. Magandang hapon sa lahat. Magkwentuhan tayo. Baka nagtaka kayo kung bakit ako na nga ang nag-preaching, ako pa ang nag-sharing. So ako pala si Father Algie Cantila, SVD, newly ordained priest sa Society of the Divine Word. Based sa reflection ko kanina, I thirst. I am longing for a family. I am longing for a relationship that will foster family, security, safety, and love. This longing ay binigay ng Panginoon sa akin noong ako ay pumasok sa seminaryo. Pagpasok ko sa seminaryo, pinakita sa akin ng Panginoon ang klaseng pamilya na kanyang ibibigay sa akin in the future. The family of the Society of the Divine Word. Noong nasa seminaryo na ako, ang Panginoon din ay gumawa ng paraan para ayusin ang sarili kong pamilya na aking naiwan. So, nagkaayos ang aking pamilya, nagiging okay sila, at nagiging masaya ako dito sa seminaryo. Dahil masaya ako, ano pa ba ang aking hihilingin? Ang pagpasok ko sa seminaryo ay biyaya ng Diyos sa aking buhay. Pumasok ako ng 2013 at na-ordain ako just a month ago, February 4, 2023. Ang saya, puno ng saya, galak at tuwa ang nadarama ko kasama ang aking mga pamilya. February 4, after 13 days ng ordination sa priesthood, and after 10 times nakapag-preside sa misa, na-aksidente kami sa kalax. February 17. Papunta sana kami dito sa Christ the King para mag-attend ng ordination ni Bishop Pablito Tagura.
But unfortunately, na-aksidente kami on our way. Grabe. Pasalamat ako sa Panginoon na sa 7 na puro pare, ako lang ang kanyang binigyan ng biyaya na magkaganito. Laki ang aking pasalamat sa Panginoon na kahit sa fatal accident na nangyaring iyon, walang namatay sa aming 7. At sigurado ako, kung sinong kung may namatay noon, automatic, ako iyon. Kasi ako ang nakatanggap ng lahat ng biyayang ito. May galos ang aking mga kasama, pero nagpasalamat ako sa Panginoon, at least galos lang ang kanilang tinamo. Nagkaganito man ako, laking pasalamat ko pa rin sa Panginoon na buhay ako at binigyan niya ako ng second life. Mga kapatid, sa oras, sa araw na iyon, hindi ko po alam kung bakit hinayaan ng Panginoon na conscious ako. Hindi man lang ako pinatulog, pinaramdam sa akin ng Panginoon ang sakit na sinasabi ko, hindi ko madrawing. Nakita ko itong aking kamay, basag, butas, pumapaypay na. Hindi ako makagalaw dahil sa aking spine. Paralyzed ang aking half, ang aking lower extremities. Hindi ko ma-move. Pinaramdam sa akin ni Lord ang sakit. At yun ang hindi ko maintindihan kung bakit. Minsan nung nasa hospital ako, tinanong ko siya, Lord, bakit po sa lahat ng parte ng aking katawan, ang aking right hand na siya yung aking matibay na sandalan at ang aking spine na kung wala, hindi ako makatayo, total zero. Sinagot ng Panginoon yung katanungan ko. Kasi ang sabi niya, kung saan ka matibay at kung saan ka humugot ng lakas sa iyong sarili na dependent ka doon, doon kita susubukin. Kung gaano ka katatag, doon kita susubukin kung gaano ka katatag sa iyong pagkapit sa akin. Dahil sobra kang dependent sa iyong sarili, chances are makakalimutan mo ako. Kaya ngayon, I'll take a rest. Pagnilayan mo, magkasama tayo. We will go on together. Kasama mo ako, hindi kita iiwan. Parang yung consolation na sinabi sa akin ni Lord, na nandyan ako every step of the way. Wag mo akong kalimutan. Kasi simula umpisa, kasama mo na ako. Kaya simula doon, sabi ko sa aking sarili, Lord, thank you. Thank you for this. Thank you for the chance na binigyan mo ako ng pagkakataon na mabuhay muli. Binigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon na ma-redeem ang aking sarili, na mag-mission ako na naaayon sa iyong kagustuhan. At ang lahat ng mga nangyayari sa buhay ko, Lord, ay aking ibabalik sa iyo. Ikaw nang bahala. Kasi alam ko na wala ako kung wala ka. Sabi ng mga doctors sa akin, Father, ang pinaka-goal lang namin sa iyo, makaupo kang muli. Wala na kaming maibigay sa iyo na assurance na makalakad kang muli.
Kaya ang aking dasal, ang aking dalangin, Lord, now you give me family. Binigay mo na lahat sa akin. Ngayon, hihilingin ko ulit na pagalingin mo ako. Ito yung longing ko sa aking puso na sana, Lord, palakarin mo akong muli. Yun yung aking hinihiling. Yun yung lagi kong hinihiling sa Kanya, na palakarin niya akong muli. Kasi sabi ko sa Kanya, Lord, may chance pa siguro ako kasi binigyan mo naman ako ng second chance. Wala namang imposible sa'yo. If it's your will, Lord, please grant me the grace to walk again, to do my mission work according to your will. Pero kung ano ang iyong ibibigay sa akin, tatanggapin ko po ng buong puso. Nauuhaw man ako ngayon sa kagalingan, pero Lord, ikaw lang talaga ang sagot sa lahat ng hiling na ito. Wala na. Hihiling man ako, kung iyong ibibigay, magpapasalamat ako ng buong puso. Pero kung ganito ang talagang para sa akin at ito ang nakalaan para sa akin, tatanggapin ko pa rin ito ng buong puso. After all, ikaw at ikaw lang at wala nang iba. Sa'yo ako umaasa, sa'yo ako nananampalataya, kaya ang lahat ng ito ay aking ibabalik sa iyo. Na-aksidente man ako, na-paralyze man ako, alam ko na may pamilya ako na mauuwian, may SVD ako, may mga taong nagmamahal sa akin, at nandyan ka, Lord, na handang umaalalay at gagabay sa aking paglalakbay. Amen. O Lord, thank you for what you suffered on the cross. Besides extraordinary pain, you also experienced extreme thirst. All of this was part of your taking on our humanity, so that you might take away our sins. Dear Lord, in your fifth last word, we hear the cry of our own hearts. We too are thirsty, not for physical drink, but rather we need the new wine of your kingdom. To flood our soul, we need to be refreshed by your living water. Father, we too wish to express our most profound thirst, our life's dream, the beautiful future you open up for us. It is a future no eyes have seen, no ears heard of. Help us, O Lord, to dream about heaven, together and be with you. We yearn for your spirit, O Lord, to fill us once again. Grant us the water of life and quench us by your love and your mercy, leading us to bring this same relief to others. Amen. The sixth word, "It is finished," will be reflected upon by Reverend Father Flavi Villanueva, SVD, coordinator of JPIC and founder of EJK Kalinga Foundation. Si Ate Arlene, asawa ng biktima ng tukhang noong 2017 at miyembro ng program Paghilom, ang maglalahad ng kwento ayon sa ika-anim na huling salita. After her story, we will then join in the family prayer to be led by Mr. Renato and Engineer Menchi de la Cruz. The sixth
word. It is finished. Natapos na. Bakit ako binaril ni Omar? Tinig ng 12 taong gulang si Aldrin. Pangarap ko maging pulis. Tinig ni Micah at sa kanyang huling Christmas party. Maawa po kayo, may test pa po ako bukas. Tinig ni Kian de los Santos. Tinig ng mga musmus, mga bata na sinabing collateral damage sa gera kontra droga o tokhang. Natapos na. Ngayong Biyernes Santo, mga kapatid, inaanyayahan tayo magnilay sa mga huling salita, sa mga huling oras, sa hapis, kamatayan, ngunit sa pagkabuhay ni Jesus. Natapos na, at ito, ang salitang natapos na ay kadalasang nagdadala ng hapis, nagdadala ng luha. Lalong higit kung tayo ay namatayan at lalong higit kung pinatay ang ating mahal sa buhay. Para sa mga balo na tinukhang simula 2016 hanggang 2022, ano ang nangyari sa kanila? Nawala ng ama, nawala ng ina, nawala ng tagayakap, nawala ng tagahaplos, nawala ng tagapagtanggol. At nung nasanay na, tuloy-tuloy ang patayan. Ito yung sinasabing nagkaroon ng kultura ng karahasan, patayan, at dahil doon, sanayan na lang ang pagpatay. Kasama dito ang pagpatay sa Diyos. Kung pagninilayan natin yung mga taong pinatay at sa aking malalim na pakikipag-ugnayan sa kanila, walang nanlaban, wala nagdodroga, at hindi lahat sila ay nagdodroga. Sa katunayan, karamihan ay natutulog, karamihan ay mga nakasama ang pamilya kumakain, namamahinga, ngunit pinatay. Ang ating Panginoong Jesus, inosente, gumawa ng kabutihan, gumawa ng magagarang milagro, nagsalita ng tama, nanindigan sa katotohanan, ngunit pinatay. Paano siya pinatay? Karumaldumal, madugo, pambabastos, panghahamak at pagyurak sa kanyang pagkatao. Hindi na iba kung paano pinatay at tinukhang ang libo-libong mga taong Pilipino. Yung palang duroan mo yung tao, yung palang suntukin mo yung tao, yung palang sipain mo ang tao, yung palang pasabugin mo ang bungo ng tao, dahil ito ay likha ng Diyos. Kapag sinipa, sinuntok, at pinasabog mo ang bungo ng tao, yun din ay ginagawa mo sa sarili nating Diyos. Kaya, sa ating pagdinilay sa salitang natapos na, inaanyayahan tayong tignan ang ating mga sarili, lumingon ng malalim sa karanasang nagaganap sa pang-araw-araw sa ating kapo at kapaligiran, at tanungin ang ating sarili, ano ang ninanais ng Diyos
sa atin na tapusin na. Ano ang nais na ipatapos ng Diyos sa atin? God is inviting us to stop our passivity. God is inviting us to stop our non-caring attitude. God is inviting us to stop and finish our ill relationships and anything that leads us to sin. We are invited to grieve over our sins, but in the grieving, dun sa salitang natapos na, na nagdudulot ng luha, ang natapos na, kapag sineryoso nating tapusin, this will lead to a tears of joy. Ibig sabihin, kung ang natapos na ay nagdadala ng kapighatian at luha, yung palang natapos na ay maari di magdala ng tears of joy at galak. 2015 po, nang ako ay nagsimulang maghandog ng kain, aral, ligo ng ayos para sa mga homeless. Kaya tinatawag na kalinga, kain, aral, ligo ng ayos. Ngunit nung dumating ang 2016, dumanak ang dugo sa buong bayan. Araw-araw may pinapatay, dose-dosena ang pagpatay. At dito, dahil nangangalinga tayo ng homeless, hindi na mahirap isipin na kailangan din nating kalingain ang mga tinokhang. At sa paghahandog natin ng kalinga, ang naisip nating ihandog mismo ay yung tinatawag na paghilom. Mamaya ay meron kayong mapapakinggang karanasan ng isang may asawa, may bahay, at ang kanyang karanasan ay natapos na rin. Ano yung natapos na? Nung pinatay ang kanyang asawa, natapos ang kanyang mundo. Nung pinatay ang kanyang asawa, natapos na ang kanyang buhay. Ngunit nung pumasok siya sa program paghilom, nakatuklas siya ng panibagong pag-asa. Hinaplos ang kanyang mga luha. Yung palang paghaplos mo sa luha ng iyong kapwa, lalong higit kung kasama mo ang Diyos sa paghaplos at paghilom na ito, naghahandog ito ng kaginhawahan, ng paghilom, at ng bagong buhay. Gaya ng ating pagdinilay sa tatlong araw ng ating paglalakbay ng Good Friday, Black Saturday, and Easter Sunday, mapapaluha tayo. Inaanyayahan tayong damahin ang hapis at paghahandog ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Ngunit, hindi sana matuldukan sa pagtangis, sa pagdama. Ngunit, come Easter Sunday, we are invited to be moved powerfully by the experience of God's love. And it is in that God's love that we can have that experience to also wipe the tears of those wounded around us. Natapos na. It is a call for an introspection. It is a call for healing. And once you have experienced that healing with Jesus, you can become a wounded healer to those around you. Amen. Ako po si Arlene Gibaga po ng Batch 4 Paghilom Program, 34 years old. Ako po ay may kompleto at masayang pamilya. Pangarap po naming mag-asawa na makatapos ng pag-aaral ang tatlo naming anak hanggang October 11, 2017 po. May 15 pulis na dumating sa aming bahay
pagbaba po ng hagdan ng asawa ko, kinuha po nila yung ID. Sabay-sabing back up. Positive. Sabi ko, wag yan, asawa ko po yan. May CCTV po dito. Magbinaril niyo po yan. Didemanda namin kayo. Pero wala po, binaliko lang po nila yung CCTV. Tapos pinagbabaril po nila yung asawa ko habang umiilag po. Grabing pagdurusa po at malaking kawalan po sa akin. Sa pamilya ko po yung pagpatay nila sa asawa ko. Tatlong bata po ang naiwan sa akin. Akala ko po tapos na ang lahat. Natapos na po yung buhay ko at aking mga anak. Natapos na po ako mangarap. Ngunit sa tulong po ng pananampalataya, ang akala kong natapos po ay simula lang po pala. Sa tulong po ng kakilala po, nakilala ko po si ang paghilom program na sinimulan po ni Father Flavi Villanueva ng SBD po. Natapos ko po ang siyam na Sabado at nakapagtanghal po sa teatro. Nagkaroon po ng lakas at tibay na loob para muling bumangon para sa mga anak ko po. At muling kumalinga rin po sa iba. Mabait na tao po ang asawa ko. Hindi nanlaban. Pero tinapos sa mga pulis ang buhay niya. Natapos man po ang trahedya sa aking pamilya. Kung kakapit tayo sa pananampalataya, may pag-asa po at sa loob nito ang paghilom. May bagong simula at pagpapatuloy ang mangarap. Amen. O Lord, our life has been influenced by so many factors, so many events, so many people. Help us to realize, Lord, that we are responsible for our own destiny, that we may not miss and we must pay special attention on achieving our one and only goal in life, you and heaven. If we miss it, we miss everything. All our life, we allowed others to influence us. In all of this, we were not totally free. We want now to declare our independence. We want to exercise our right to choose you. But we need your grace to do it. We need your mercy for it. O Lord, you did it. You finished your suffering on the cross, faithful in life, faithful in death, taking the sins of the world upon your sinless shoulders, taking our sins so that we might receive your forgiveness and new life. All praise to you, O Lord God, for finishing the work of salvation, for saving us. Amen. In the midst of difficulties and in every success, we are encouraged to nurture our thirst for God and to hold fast to those moments where we know we have been in God's presence. Remember, God is on our side. God will protect us. God will lead us through. Christ's sixth word teaches us that there is a reason for every challenge that we meet in life. We may not fully understand his thoughts, but believe we will reach the finish line victoriously. It is already finished. Leave all our pains and suffering at the cross
whatever burdens we have, Jesus took all those for us. We just have one thing to do, to live like Jesus. And to give us another reflection song, let us welcome once again Sir Orlando C. Mutok of the Napalcom. Gabay ka ng bawat pangarap, lakas ng bawat pagsisika. Ikaw ang tunay na kaibigan, ginto ang puso't kalooban. Ngunit hindi lahat ay may alam na Kristo ang iyong pangalan. Kristo, Kristo, bakit minsan ka lang nakikilala? Kapag nakadama ng dusa't pangamba, tinatawagan ka, sana'y maawa ka. Kristo, Kristo, kulang pa ba ang pag-ibig na dulot mo? Pati na ang ngayon'y gulong-gulo, anong dapat gawin? Kami tulungan mo, O Kristo, 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 ng buhay ko. And to give us the final reflection for the last word, let us listen to Reverend Father Alfredo Rolion Jr. SVD, Vocation Director of Christ the King Missionary. After Father Alfred's reflection, a story of inspiration, hope, and courage will be shared with us by the Lord's Flock Catholic Charismatic Ministry Youth Leader, Tarlac Chapter, Brother Carl Tolentino. Attorney Alan Rainier and Mrs. Mia Bugayong and family will lead the family prayer. Magandang hapon sa inyo mga kapatid. Yung iba sa inyo ay nakangiti na at para bang may buntong hininga. Hay, tatapos na rin yata. Dahil ako ang naatasan na magnilay sa ikapitong huling wika or the seventh last words of Jesus. Father, into your hands I commend my spirit. Ama, sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Ito yung mga huling hininga. Ito yung mga huling sandali. At marahil pagkatapos nito'y isang
nakakabinging katahimikan. Sa itsura ng Panginoon na nakabayubay sa krus at sa kanyang manghuling kataga, ay maaari siguro nating itanong, nasa breaking point na ba ang Panginoon? Naandun na ba siya sa saturation? Naandun na ba siya sa limitasyon? Nag-snap na ba? Nag-crash na ba? Nalagot na ang hininga? Alam niyo, sa Bible, may mga taong nagmistulang umabot na sa sukdulan, ang paghihirap, ang takot, ang dinadalang sakit. O halimbawa si Jacob, noong dumating si Esau, takot na takot si Jacob. Bakit? Dahil meron siyang atraso kay Esau. At si Esau darating ng may 400 men. Anong sabi ni Jacob? Oh God, deliver me from Esau. Sa Exodus, ganun din in chapter 32, verse 19. Si Moses naman napuno na sa mga tao. Nung madatnan niya sa kampo nila, aba, merong tinunaw na ginto na itsurang baka at ang mga tao'y nagsasayawan. Sabi dito, his anger burned and he threw the tablets out of his hands. Si Elijah, when he fled to Horeb, sabi dito, while he himself went on a day's journey, he came to a broom bush, sat down under it, and prayed that he might die. He said, I have had enough, Lord. Take my life. I am no better than my ancestors. Si Job, na nagbata rin ng hirap, sabi niya, what I feared has come upon me. What I dreaded has happened to me. I have no peace, no quietness. I have no rest, but only turmoil, cursing the day of his birth. At siguro sa puntong ito, maaari rin nating pag-isipan, ano nga ba yung mga breaking point ng ating buhay? Yung naging sukdulan, yung hindi na halos masukat ang hapis at kalungkutan, maaaring namatayan ng mahal sa buhay, maaaring bumagsak ang negosyo, maaaring ang inaasahang anak para tumulong sa mga magulang ay bigla-biglang nakapag-isip ng pag-aasawa, o kaya isang balita na ikaw ay may cancer, isang balita na may taning na ang iyong buhay. Ano nga ba ang gagawin? Ang ating Panginoong Jesucristo, nung dumating sa ganitong sukdulan, noong mga huling hininga na lang ang nalalabi sa Kanya, ay ipinamalas sa atin ang tagumpay, the victory rather than defeat. When he gave promise to a thief on the cross that today you will be with me in paradise, ipinakita ng Panginoon ang accomplishment rather than failure. It is finished. What the Father has asked of him was accomplished already. And of course, Jesus showed trust to the Father rather than having the feeling of betrayal. Bakit nga ba hindi? Sa mundong ito, may papait pa ba sa pag-alipusta, sa pag-alimura, pag-alis, o pagtakbo ng mga kasama? At higit sa lahat, kamatayan. Kaya pa ba?
kinakaya pa ba? Sa ating Panginoon, ang huling hinga ay hinga ng tagumpay. Ang huling hinga ay hinga ng katuturan. Ang huling hinga ay pagtitiwala sa Diyos Ama. Nung nilapatan ng musika ang huling katagay, ganito ang tunog. Ama, sa mga kamay mo habilin ko ang buhay ko. Nawa ang mga pighati at dusa ng ating buhay, ang breaking point ay maging katulad ng ginawa ng Panginoon. Ito ay pagkakataon ng tagumpay. Ito ay pagkakataon ng kanyang accomplishment. Ito ay pagkakataon ng pagtitiwala sa Ama na kung saan hanggang sa huli ay kanyang kasama. Ganun din sa ating buhay, ang Ama hanggang sa huli ay kasama natin. Amen. Have you ever felt like you're unwanted, that you're not enough, and there's a missing part of you? I am Carl from Bambantarlac, and I was just nobody, but God has this habit of picking nobodies and turn them into somebody. Love has been going around even before I was born, and there are so many faces and kinds. But there's this specific love na gusto ko nang ma-experience bata pa lang ako. Growing up, it's just me and my mom, and I don't have a father figure beside me na kasama ko, to guide me. So there is someone na I know I don't have, na nakikita ko sa mga kalaro ko, sa mga pinsan ko, sa mga kaklase ko. And I was so curious on what kind of love is that? Ano yung fatherly love na yun? Gusto kong ma-experience, gusto kong malaman kung paano yung feeling nun, ganun. And I tried to search it kasi sabi ko, baka not necessarily kailangan mo ng tatay to feel that. Baka pwede mo naman yung makuha sa ibang tao. So I tried to search it within my core, actually sa family, so sa mga pinsan. But it did not last long. Well, I understand kasi eventually magkakaroon din sila ng sarili ng pamilya. Growing up, magkakaroon din sila ng ibang friends. So sabi ko, why not try kung lumabas sa circle ko? And with that, I joined different kinds of organizations, different kinds of groups. Mas matanda sa akin, mas bata sa akin, it's fine. Baka kasi wala akong specifics kung saan ko mahanap yun or kung saan ko mararamdaman yun eh. I joined different kinds of clubs, Rotary Club, Directors Club, Creatives Club, nightclubs. And I even joined different kinds of religious groups, Baptist, Methodist, Born Again Christian, Iglesia de Cristo, Seventh Day Adventist. But lahat ng mga sanlihan ko, I haven't felt different. Well, actually, there are days na you'll feel na wow, this is the love that the world can offer. Ito pala yung pagmamahal na pwedeng ipakita at iparamdam ng mundo sa'yo. But it doesn't complete me. It doesn't make me whole. Is this the love that I need to have? Is this the love that I want to have? I've exhausted every channel na pwede kong gamitin, na pwede kong gawin just to feel that kind of love. It was April 17, 2017 when I wanted to end my search. Gusto ko nang tapusin kasi sabi ko, nakakapagod no, nakakapagod pala maghanap ng bagay na baka hindi naman pala talaga para sa akin. Baka hindi ko naman talaga deserve, baka hindi ko naman talaga meant na maramdaman yung ganong love. So nagagalit ako sa mundo, nagagalit ako sa family ko, nagagalit ako sa tatay ko. Why, bakit hindi mo na lang ako inako, parang ganun. April 17, I wanted to end my life.
I wanted to commit suicide. So 2 days before that April 17, wala akong ibang ginawa kundi magkulong lang sa kwarto ko. Sabi ko, wala akong ibang gustong gawin, wala akong ibang maramdaman. Umiiyak ako, but I don't feel anything. So sabi ko, Lord, if it's not for me, just get me. Then nakatulog ako habang nag-iisip kung paano ako magpapakamatay. Tapos biglang sa panaginip ko, I was in front of our house. Tapos I'm standing in a small island. Tapos nakikita ko yung mga tao nalulunod, and all of them are asking na tulungan ko sila. They are shouting na gusto pa nilang mabuhay. They are shouting na kunin ko sila, hawakan ko yung kamay nila. And wala akong magawa. I can't even held by hand sa kanila. Hindi ko maigalaw yung sarili ko. Hindi ko maigalaw yung katawan ko. Nagbubungot pala ako that time. When suddenly, nag-vibrate yung phone ko. Doon, nagising ako. Someone is calling me. It's actually unregistered number. Then pagkasagot ko dun sa tumatawag sa akin, hello ako ng hello. Walang nagsasalita sa kabilang linya. So pinatay ko yung call. Tapos sabi ko, okay, try kong tawagan ulit. So pagkatawag ko, pagka-ring ng ilang beses, may sumagot. So, nung sinagot niya, after ilang ring, may babaeng nagsalita. Hello, sabi niya. Tapos sabi ko, hi po, tumatawag po kayo kanina. Ano po yun? Tapos sabi niya, sorry ah, kasi yung cellphone ko, nasa bag ko. And hindi naman nakaregister yung number mo sa phone ko. So, there is no way na maidadial kita at matatawagan kita. Tapos, habang nag-uusap kami, at the end of our conversation, ang sabi niya, everything happens for a reason. And that very moment, pagka-end ng call, naiyak na lang ako. Because I realized, ano yung gusto kong gawin before ako before ng call na yun? Ano yung pinakita ni Lord sa akin doon sa panaginip ko? I wanted to end my life because I thought the love that I wanted is wala sa akin, na hindi ko siya nararamdaman, na hindi ko siya mararamdaman at all. And God showed me the value of life, na maraming tao na kahit nahihirapan, still wanted to live, still choose to live. You see, mahal ako ng tatay ko. May tatay pala ako. And the love that I was looking for, nung una pa lang, it has been there. Hindi ko lang siya makita kasi I'm looking at the other side of life. Tumitingin ako sa bagay na akala ko wala ako. I have this. I was so specific on what I'm seeing and what the world let me na makita. The love of God is still the same mula nung ipinanganak ako. Mula nung magkasala ako. Even nung I doubted myself, He still gave the same amount of love, and that is the fatherly love that I am looking for. You see, He can turn a broken glass into a diamond. He can actually made you feel na even if you feel like you're not complete, that you're not pure anymore, that you're less important, you are important to me. He knows my name. He knows every thought na naiisip ko, lahat ng nararamdaman ko, nararamdaman niya, alam niya. And nakikinig siya every time I call him. Sabi nga sa Isaiah chapter 43 verse 1, "Do not fear, for I have redeemed you. I have called you by name, you are mine." I have a father. We all have a father. Gracious Lord, as you once entrusted your spirit into the hands of the Father, so are we, giving our lives to you, to seek and to live for your glory alone. We entrust our lives to you,
into your faithful hands of love. Merciful and loving Father, you sent your Son to be near to us. We commend to you all our joys and sorrows, our consolations and desolations, and lovingly unite us with the suffering of Jesus. O Lord, we offer to our family members and our loved ones, look with mercy and compassion those who are sick, especially the dying. Be with them in their lonely nights and painful days. May they experience your love through our care, and may we encounter you in each of them. Here we are, O Lord, available to you both now and in the future. So we reflect upon into your death, not in despair, but in hope, not with disdain, but with compassion. Amen. Brothers and sisters, we have meaningfully reflected on all seven words. The seventh last word reminds us that we must submit ourselves to Him and be obedient. We need to keep our trust in Him, believing that when we follow, participate, and listen to God's will amidst sufferings, there will be peace in our hearts. This has been your host, Faith Abano. And I am Mark Sembrano Cabrera. Thank you for sharing your time with us. Let us all be a family for Christ, of Christ, and with Christ. Let us continue to walk together in proclaiming God's greatness, for He is our Savior who deserves all the glory. At bago po ang pangwakas na pagtatanghal mula sa Scuola Cantorum, SVD Seminarians Choir, pakinggan po natin ang mensahe ng pasasalamat para sa tagumpay ng ating programa, ang Presidente ng Mission Communications Foundation Incorporated at Executive Producer ng Seven Last Words, si Reverend Father Bel San Luis, SVD. Muli po, maraming salamat mga kapamilya at ka-A to Z. God bless us all. Ako po si Father Bel San Luis, SVD, Executive Producer ng Seven Last Words TV presentation. Kanina po ay may nagtanong sa akin, Father, ano bang word ang iyong babanggitin? Ikawalong word? Eh sabi ko, hindi ho Brad, sobra na yan kung mayroon pang eight word. At magagalit po ang simbahan at mga liturgists. Pero kung mayroon mang eighth word, it is a word of thanks. A word of thanks to the Lord. Kung makikita po ninyo itong ating krusifiho dito, ay makikita ninyo yung kamay ng ating Panginoon at nakabayubay. At dito naman po sa likod ng krusifiho ay cross. So kung titignan po ninyo ay nakalagay T at saka Y, ang ibig sabihin, thank you. So ngayon, pasalamatan natin ang ating Panginoon sa kanyang pagligtas sa ating sa kamatayan at sa ating mga kasalanan. May kasabihan, gratitude is memory of the heart. At ang hindi marunong magpasalamat ay ingrato o walang puso. Maalala ko po ang kwento ng isang bata na naglalagoy sa ilog. At napagod siya at nag-cramps ang dalawang paa. May lalaki na nakakita sa kanyang kalagayan. Mabilis siyang tumalon sa ilog, lumangoy at inihaon sa pangpang ang batang ito. Nag-uubo siya ng tubig at nakapagpahinga siya.
Looking at the man who saved him, he said, "Sir, maraming maraming salamat at iniligtas mo ako." Sagot naman ng lalaki, "Walang anuman. Pero anak, tandaan mo ito sa buong buhay mo. Sikapin mo na mula ngayon ay mamuhay ka ng isang batang nailigtas. See to it that you are worthy of being saved." Mga kapatid, tayong lahat ay iniligtas ng Panginoong Diyos sa kamatayan at kasalanan. Nagpapasalamat ba tayo sa Kanya? Yes, siguro sasabihin natin, pero hanggang sa salita lamang? Hindi sapat yan, mga kapatid. Kailangan mamuhay tayo na karapat dapat na iniligtas ng Panginoong Diyos. We should live a life that is worthy of being saved. And that is that we should live as a good Christian, that we are not living a life of sins and vices, that we are God-fearing, that we are honest to our fellow men and also to the less fortunate. So, let us be worthy of what God has done for us, of saving us from our sins and from death. My second word of gratitude goes to all those who made our seven last words presentation possible. First, the MCMI, Board of Directors, preachers, sharers, and family prayers. Most Reverend Pablito M. Tagura, SVD, DD, Apostolic Vicar of San Jose, Occidental Mindoro. Reverend Father Jerome Marquez, Provincial Superior, Philippine Central Province. Father Glenn Paul Gomez, SVD Rector, Christ the King, of the Mission Seminary. Reverend Ronnie Crisostomo, SVD, Rector of the Shrine of Jesus, the Divine Word. Reverend Father Sherwin Priston Arumin, SVD, Seminarian's Head, Prefect, Christ the King, Mission Seminary. Program hosts, Ms. Faith Abano, who's here, the other is Mr. Mark Cabrera. The performers, Reverend Father Raul Caga, SVD, together with Raymond Mark Kaida and Ellie Celion, and also other performers, Mr. Orlando Motok, the Scholar Cantorum, the SVD Seminarians Choir, Mr. Luke Mejares, ABS-CBN Corporation through Ms. Cory Bidanes and Ralph Menorca, Jeepney TV, I1 TV, TFC, A2Z Channel 11 through Brother Eddie Villanueva and Father Sherwin Togna, Manila Bulletin through Mr. Francis Mark D. and Mrs. Myra Lizel Abando, Ms. Jeanette Bugayong and Mrs. Reggie De La Cruz for the family prayer support, MCFI and Telenet staff, personnel and volunteers, all donors, advisors, sponsors, and others who have helped us. Thank you very much. And now, dear brothers and sisters, let us ask blessings from the Lord as we end this
seven last words presentation. So now, please bow your heads and let us pray. As I put on my red stola, and now, dear brothers and sisters, we will have a blessing of all our televiewers, those who have helped us, donors and benefactors, speakers, and all others who have joined us in these seven last words. So now let's bow our heads, and with my red stole, I pray, may Almighty God bless and protect you from all evil. May His face shine upon you and grant you peace and all your prayers, intentions granted. And may Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Thank you, and God bless you all. The Seven Last Words was brought to you by Freight Connection Philippines Incorporated, Manila Bulletin,
and Semirara Mining and Power Corporation.